isang masamang balita po. Yan, nakakalungkot. Good morning mga Cried Friends at ganda ng forma natin, no? Para tayong cowboy na nalugi. mapagpaalang araw sa ating lahat at magandang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support at panood ng vlog namin. Thank you so much sa lahat ng mga nag-comment doon na nag-request na kahit mag-daily vlog tayo mga Cried Friends. Pasensya nyo na po yung mga vlog ko dito sa Maynila dahil sa totoo lang ayaw ko po sana mag-vlog dahil nagbabawi ako sa mag-ina ko yan. Lalo-lalo na sa anak ko kay Kablink. Ngayong oras na to ay ang ating oras alas 6:20 na ng umaga. Yan, maaga ako nagigising palagi dahil ang trabaho ko po sa araw-araw maghatid at sundo sa anak ko. Yan, papasok siya sa school. Dahil tinupad ko po yung pangako ko sa kanya na pag-uwi ko dito, babawi ako sa kanya dahil gustong-gusto niya na ako lagi naghahatid sa kanya at nagsusundo. At salamat rin sa misis ko na maaga gumigising palagi sa paghahanda ng mga bao ng aming anak. At salamat po sa lahat ng mga viewers na nagko-comment. Babasa ko po yun doon lahat sa comment section. Thank you so much po sa napakasulid na suporta nyo. The best talaga. Team Shory Family, shoutout sa lahat ng Bukana Vloggers. Lalo-lalo na kay Idol Jumper Sniper at sa lahat ng Riot Family. Thank you so much po sa inyong lahat. At sa mga nag-request po na pupunta ako kay Idol Jumper Sniper, siguro sa tamang panahon na lang po. Gusto ko din po sanang pumunta kaso mas pinili ko pong bigyan muna ng time yung pamilya ko kasi matagal-tagal ko silang hindi nakasama. Syempre, babalik na naman tayo next week dun sa amin sa Bukid. So matagalan mo kami ulit na magkikita, baka December na. Dahil sayang po yung pamasahe, napakamahal ng ticket. Umuwi lang talaga ako dahil may event sila ni Ashley sa 28. Kaso ang problema, kinansel ata anak, no? Wala pa naman. Wala pa namang sinasabi pero... Oh, ganun pa man, lagi akong nakasuporta sa anak ko yan dahil naman sa lahat ng ito ang ginagawa ko para sa anak namin. Kaya salamat po mga Cried Friends. Siguro makapasyal tayo siguro next year na kay Idol Jumper Sniper. Yan. Mag-ingat po kayong lahat palagi at lagi kayong magdala ng payong kasi tag-ulan na ngayon. Oh, ito na si Kablink at ang laki na ng anak ko mga Cried Friends kaya sinusulit ko din yung araw kasi ilang... Good morning, Kablink! Good morning po, mga Cried Friends. Yan, sinusulit ko lang yung araw na makasama ko yung anak ko dahil konting panahon na lang, dalaga na yan. O hindi ko na siya masyadong malambing kasi babae ang anak ko eh. Pasok na si Ashley sa school, mga Cried Friends. Yan. Wow, dalaga na anak ko. Naka-PE uniform pa, oh. O, tara, let's go. Morning! Morning, Ace! Kung tatanungin niyo po yung school ko, nasa likod ng damit ko. Tingin. Wow, St. Gregory ah. St. Gregory College of Valenzuela City. Ah. Ito kami sa school. Yan. Ano yung helmet mo na? Helmet. Daming estudyante. Oh, shoutout sa lahat ng mga estudyante. Yan. Kaya mo na yung bag mo? Oh, kiss mo lang sa papa. para mas malaki pa sa yung bag mo ah. Ayusin mo yung bag mo. Malaki sa school. Okay, sige papa. Kaya mo sa school ah. Kung masyado magdudumi, mahal ang sabong ngayon. Balikan na lang natin siya mga Cried Friends mamayang alas 11. Time check tayo mga Cried Friends. Sa ating oras ay alas 7 na ng umaga at tapos na natin hatid yung anak ko. Yan, nakakatuwa tingnan no. Nakakamiss yung Bukid ulit. Ayan o. Oh. Wow, grabe napaganda doon mga Cried Friends. Ang daming damo doon o. Oh. Daming pakain ng mga baka. Ang tataba ng napier dito o. Kaso walang mga hayop dito eh. Talagang kusang tumutubo lang yan. Nakakatuwa. Doon sa amin, maraming hayop. Wala namang gaanong napier at mga pagkain ng hayop natin. At speaking of hayop yan, shoutout pala kay Consial Alvin. Yan sa lahat ng mga
reference sa Laguna. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nag-commento ng mga taga Laguna. Nung pumasyal tayo ng nag-Carlan. Mga ka-reference, isang masamang balita po. Yan, nakakalungkot. Dahil yung kabayo na tinignan natin nung nakaraan doon sa Laguna, hindi ko na po siya mabibili. Dahil sinubukan ko na po lahat. Yan. Ang daming kailangan requirements. Okay naman, kaya naman kunin lahat ng requirements. Unang-una yung credential, yung katunayan na kasulatan na nabili mo yung kabayo dun sa kung saang lugar. Tapos pangalawa, yung cogen test ba yun? Sa DA. Tapos yung vet health, yan parang ano yun, parang itetest yung hayop kung may sakit pa siya o wala. Tapos yung online shipping, yan. Hindi mo makukuha yung online shipping pag wala yung cogen test tsaka yung vet health. Galing po sa DA manggagaling yun. Kung ngayon, sinubukan po namin lahat yon ni Consul Alvin, lagi kami magka-contact. Hindi po talaga kayang i-biyahe mga credit prints. Tapos tinawagan ko po si Tatay Riot, yung mga truck na pagkakargahan taga sa amin, yung linggo-linggo pumupunta dito sa Maynila, nagdadala ng mga baka, kalabaw na pinapakatay sa tundo. O buy and sell yan, sa madaling salita, yan, nagpapakatay ng mga hayop dito sa Luzon. O sabi nila, hindi po talaga kaya kasi po kahit sila dati pa gustong-gusto nilang bumili ng mga baka sa Batangas, kasi yun, dyan talaga yung napagandang mga baka. Dahil pinakita nga din sa akin ni Consul Alvin yung baka niya na halagang 125,000 isang baka pa lang yun noong nakaraan. Mga 400 kilos mahigit na benta niya noong nakaraang buwan lang. Sa Laguna din po yun, napaganda ng farm niya sa taas. So sana mapuntahan natin yun soon. Grabe mga ka-right friends, ganun pala kahirap. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Nandito lang naman po tayo sa Pilipinas, kaya pwede po kayo mag-comment dyan sa lahat ng minamahalating viewers, sa sino mang makakapanood ng vlog na to, kung bakit ganun po yung proseso pagsakali na madaling magpasok ng mga hayop dito sa Luzon. Yan. Kasi pinapakatay, madali lang eh. Ang problema mga ka-right friends, yung ikaw yung magtatawid ng hayop dito papuntang Negros, yun, ganun ka hirap yan. Meron ako nakitang isang nag-shipping ng mga kabayo, kasi nag-search ako sa online eh. Oh, ito na, masaya ako, sabi ko, wow, ito, nakahanap na ako. Oh, buti na lang hindi ko pa binayaran yun kay Consul Alvin, kasi yun naman din po yung usapan namin. Sabi ko, Consul, anuin po natin, siguraduhin po muna natin mga papilis, kasi baka mamaya, sabi ko, magbabayad na lang po ako ng kabayo pag okay na na pakuha na natin lahat ng requirements, tapos malaman ko yung pagkakargahan ko, yung shipping pay. O yun nga, inasikaso muna namin lahat. Ang problema, hindi talaga kaya mga ka-reference, kasi napakalaking gastusin po. So mas mahal pa po yung shipping pay sa binili mo. Isipin mo yung shipping pay nung nakita ko yung isa, yun yung pinakamura, 115k yung shipping pay. Makarating lang yung kabayo doon sa probinsya, edi sobrang mahal nun. Saan tayo hahanap ng ganun kalaking pera pang shipping pay pa lang? So tinawagan ko si Papa, sabi ni Papa, dong dito ka na lang maghanap ng hayop. Yan, naalagaan mo, kasi pag diyan sa Maynila, yung amo ko nga dati, sobrang yaman noon. Hindi makadala-dala ng mga malalaking hayop dahil sobrang hirap daw mag-deliver. Meron silang isang scenario na ni-encounter, taga Bacolod yan, binigyan ng camel ata. Pero dito sa nanggagaling sa Maynila yun, sa Batangas po ata. Ang nangyari, ang dami kasing pagdadaanan, land trip kasi yun eh. Mindoro, Batangas, Mindoro, Katiklan. So dami pang lugar na Iloilo, Bacolod. Daming lugar na pagdadaanan. Tapos ang ginawa daw nung sundo-sundo, alam niyo po kung magkano ginastos mga ka-reference? 500,000. O, nalungkot ako dahil sobrang gustong-gusto ko talaga yung kabayo na yun. At grabe, napaka-bait talaga. Sa picture pa lang yung kapinuntahan ko yung kahit gaano kalayo yung Laguna. Kasi nakita ko talaga sa picture yung karisma niya na pag nagkita kami, yung parang magkakasundo kami. Napagandang kabayo, ang gandang lahi, patangkad. So yung mga kabayo po kasi sa amin native, pero wala po yung ganung lahi dun. Yan. O ganun pa man, ganun talaga, meron talaga mga bagay na hindi natin na pwedeng ipagpilitan. Pag hindi pwede, hindi talaga. O meron lahat ng naniwala ako mga ka-reference, sa lahat ng dahilan, lahat ng may mga pangyayari may dahilan. So dun lang tayo maghanap sa bukid. Babalik ako sa farm next week. O ngayon, nagbabawi lang muna ako sa anak ko dahil sobrang iksi lang ng panahon. Yan, natutuwa ako mga ka-right friends na tuwing sinusundo ko yung anak ko, nakikita ko yung saya niya. Tapos pag-uwi sa bahay, kinikwento niyo lahat ng pangyayari sa school buong maghapon. Yan, yung bonding namin na nagbabawi kami sa isa't isa. O sabi nga nila, Ika, spend your time, ha? Tama ba?
Pero pakaiksi lang ng panahon yun, tuloy yung magdadalagan yung anak ko. So, naintindihan ko siya kasi kahit ako dati, nung mga ganong edad ako dati, takot na takot ako na iwanan ni papa, ni mama, pag nasa malayo, namimiss ko kagad. So, lagi ko nilang pinapaliwanag sa anak ko na lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Kasi ito na po yung trabaho ko, ito na yung hanap buhay ko. Kaya sobrang saya ko, maraming salamat sa lahat na nakasuporta sa lahat ng Riot family, lahat, especially sa Team Surge family at kay Idol Jumper Sniper, na kahit mas malayo ako, yan, patuloy pa rin ako sinusuportahan na mga small YouTuber katulad ko. Yan, salamat kay Idol Jumper talaga, napaka the best. Yan, at sa misis ko, yan, pinapaliwanag ko po sa kanila na ginagawa ko to para sa kinabukasan ng anak namin, kasi ayaw ko po na mangyari ulit yung nangyari sa akin dati. Tama na yung ako lang nakakaranas na hindi ako napagtapos sa pag-aaral, o gusto ko pong mapagtapos yung anak ko, mga Karate Prince, para yun lang yung kayamanan na maiwan ko sa kanya, kasi wala po akong yaman na iiwan sa kanya. So yung titulado na yun, hindi po maagaw kahit kaninong tao man yun, para po sa kanya yan. Kailangan kong sinasabi na galingan mo sa school, malaki ang tiwala ko sa iyo at malaki yung pangarap namin sa mama mo. O yun lang yung pangarap ko, masaya na ako na pagtanda ko mapagtapos kita sa pag-aaral, kasi siyempre pamumuhay lang okay na. O naintindihan naman ang anak ko yun. O babalik tayo next week na, mga Karate Friends. So pasensyahan nyo na po muna yung mga vlog ko ngayong araw. Siguro pasundot-sundot ako kahit papano, dahil labasa ko po yung mga comment doon ng mga minamalating viewers na nag-request, dahil wala silang mapapanood. Tapos pag wala po akong upload yan, dalawin po natin yung YouTube channel ng Riot Family at kay Burge Jason. Yan, puntahan nyo po, doon lang po muna tayo manood. At huwag po kayong mag-alala, pabawi tayo pag balik ko ng Negros. Yan, kunting panahon pa. Tsaka mayroon pa po akong hinihintay, mga Karate Friends, na isang malapit na kaibigan din, si Bailey Mar TV. Yan, uuwi siya dito sa 30 ata, tapos binyag ng anak niya sa Ados. Yan, yun yung hinihintay ko din, isa sa mga hinihintay ko, kasi napagpangako ako sa kanya nung nakaraan, na dahil request niya po yun matagal na. So matagal niya na siya nagsabi, sabi niya sa akin na October 2. So sabi ko, sige bay, hintayin ko na lang kaysa babalik ako dito, napakamahal ng ticket. O baka makapagbalik tayo doon siguro mga 4 na ng Negros. Pero abangan nyo po yun, mga Karate Friends, dahil bagong lugar naman yung papunta natin, dahil nag-request yung mga kaibigan natin sa Cebu, yan, si Baybury Pam, na doon tayo dadaan. O mag Cebu na lang ako, at pabor sa akin kasi unang-una nakatipid ako sa pamasahe kasi yung ticket ng aeroplano. Minsan nga kumukuha ako mga 2 weeks before. Napakamahal ng ticket, mga Karate Friends, sa Dumaguete, kasi malayo-layo yun eh. Pag nasa Cebu ako, 45 minutes lang yung biyahe. Ang ticket niya, may makukuha ka na 1,700, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,000 plus lang. So sa Dumaguete, napakalayo ng diferensya, 5,000. Tapos malayo-layo din yung bibihiin ko, mga 2 hours mahigit. O mag Cebu na lang ako, di ba, aling tsagain ko, kasi pag sa Cebu, babiyahe ako 500 papuntang South Bus Terminal, tapos South Bus Terminal to papunta sa amin sa Tangil, na sa mga 300 lang yung pamasahe, 800. So wala pang 1,000 kakarating na ako sa amin. So ang mga gastos ko lang sa mga kulang-kulang 3,000 lang. So nakakatipid pa rin ako ng 2,000. So napakalaking bagay po nun para sa akin yung 2,000 na yun. Kaya sa Cebu tayo dadaan, at abangan nyo po yun. Pupunta tayo ng ano ba yun? Anong lugar yung kila Baybury Pam sa Virgilin? A Virgilin? Yung vlogger pala yun. Basta doon sa lugar nila Baybury Pam, harap ng Bantayan Island. So, napakagandang lugar na yun. O doon tayo dadaan kahit mga ilang araw tayo. So panibagong adventure na naman, panibagong lugar na naman makikita natin. So abangan nyo lang po yun. Babawi ako sa inyo lahat, mga Karate Friends. At tara na, sige na, uwi na tayo, dahil maglalaba pa ako. So ayun, naishare ko po sa inyo, mga Karate Friends. Baka pwede po kayo mag-comment kung bakit ganun po yung dahilan na napakahirap po maglabas ng mga hayop dito sa Luzon papuntang Visayas. O pag mga aso, pusa, o ano pa mga alaga na maliliit lang, o kayang i-shipping. Pero pag mga katulad yan, mga malalaki na baka, kabayo, hindi po kayang ilabas, tapos napakamahal ng pamasahe. Bakit po ganun eh? Kung tutuusin na sa Pilipinas pa din naman po tayo. O, pero pag galing po sa amin, probinsya, napakadali lang. O kayang-kayang ipasok sa bagay, kasi ano yun eh. Ang paliwanag sa akin ni Papa, dahil ano daw yun, livestock yan. Parang export dito para sa Manila. Yan, kinakatay kasi yun yung mga malalaking baka. O para supply dito sa Manila. Tapos yung mga kalabaw,
Pero pag mga ganyan daw na parang private, katulad niyan yung kabayo, private nag-iisa lang, o napakalaking gagastusin, pero wag na lang tayong bumili dito, doon na lang tayo sa Negros, doon na lang tayo mamili ng kabayo soon. At mga friends, sana po hindi po kayo magsawang sumuporta sa amin, dahil ito na lang po yung harap buhay namin, yung buhay vlogger yan. Natapusin ko po yung farm natin na naumpisan doon sa Tuktok yan. Baka doon natin ipundar lahat ng mga napundar natin ng mga alaga yan. Doon natin sila pagsamasamahin. O kita-kits lang tayo soon. At shoutout pala kay Tatay Riot, kay Nanay Riot, sa lahat ng Team Bukid yan. Kita-kits tayo soon, kayo naman ang bahala dyan. At sulitin lang yung mga vlog namin na papanood yan. Kasama ko yung anak ko, yung pamilya ko. O siguro sisikapin ko po mga katfriends na sumundot-sundot na pagbablog para po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat palagi, and God bless po. Mag-ingat kayong lahat kung saan man kayong sulok ng mundo. I love you all. Magandito na lang tong vlog na to muna mga katfriends. Uwi na muna tayo. Mainit na.